Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po naman. At mapagpalang Linggo o Blessed Sunday sa inyong lahat. Sabihin muna ninyo sa inyong katabi, Blessed Sunday, tunay na mapagpala tayong lahat ngayong linggong ito at ilang linggong ito, araw-araw tayo pinagpapala ng Diyos. Amen. Masarap sa pakiramdam kapag meron kang naging accomplishment sa iyong buhay. Bawa, nakabili ka na ng sarili mong bahay, nagkaroon ka ng sarili mong sasakyan. Nakakatuwa at masarap sa pakiramdam na meron kang naabot, meron kang naipon, meron kang na-accomplish sa iyong buhay. Ngunit kapag sinabi ng Diyos, i-give up mo lahat ng iyan para sa pagsunod sa Kanya, ano kaya ang magiging pagtugon natin sa Diyos? Kapag sinabing iwanan mo ang lahat, si Pedro sa Ebanghelyo, isa po siyang mangingisda. Alam natin yan. At ang kanyang yaman ay ang pangingisda. At anong konkretong yaman ni Pedro? Meron siyang sariling bangka. Iyon ang kanyang ikinabubuhay. Bagamat nung gabi ng kanilang panghuhuli, hindi sila pinalad sapagkat wala silang nahuli. Kaya nga, sa bangka siya nabubuhay at yun din ang kanyang ikinabubuhay, ang kanyang pangingisda. At kontento na siya sa kanyang ginagawa. Pero dumating si Jesus sa kanyang buhay at ano ang nangyari? Nabago ang lahat. Nagmilagro ang Panginoon. Hindi sila magkanghuhuli sa dami ng mga isda na kanilang nahuli nung iniutos ng Panginoon, ihulog niyo ang lambat. Kaya nga, naranasan ni Pedro si Jesus. Ngunit, naroon si Pedro, naisip niya, na-realize niya sa kanyang sarili ang kanyang kahinaan. Kaya ganun na lamang ang nabanggit na mga pananalita ni Pedro, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Ngunit sa kabila ng acknowledgement, sa kabila ng pag-amin at pagkita ni Pedro sa kanyang kaliitan at kasalanan, doon nagsimula naman ang imbitasyon ng Panginoon. Sumunod ka sa akin, wika ng Panginoon. Ibig sabihin, inaanyayahan ni Jesus si Pedro na makibahagi sa buhay ni Jesus. Magiging maligaya si Pedro kung siya'y tutugon sa Panginoon. At ang kanyang kaligayahan ay hindi maihahalin tulad sa anumang kaligayahan na kanyang naranasan nung siya'y nangingisda pa. Kaya po, mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon, mararanasan natin ang kaligayahan na hindi natin masusukat. Kapag iniwan natin ang lahat para sa Panginoon, mas marami ang biyaya, hindi lang house and lot, hindi lang sasakyan. At si Jesus mismo ang biyaya, ni pahayag si Pope Benedict XVI sa kanya pong sermon noong April 24, 2005. And I quote, "If we let Christ into our lives, we lose nothing. Nothing, absolutely nothing. What makes life free, beautiful, and great? No, only this friendship are the doors of life, open wide
Only in this friendship do we experience beauty and liberation. And so today, with great strength and great conviction, on the basis of long personal experience of life, I say to you, dear young people, do not be afraid of Christ. He takes nothing away and gives you everything. When we give ourselves to Him, we receive 100-fold in return. Yes, open wide the doors to Christ, and you will find true life. End of quotation. Isa pong santo o isang santa ang nagpatunay ng radikal na pagsunod kay Jesus, kagaya ni Pedro. At ito po'y kilala nating lahat, si Saint Teresa ng Calcutta. No? Bago siya naging santa, siyempre marami siyang pinagdaanan sa kanyang buhay. No? Nung una, pumasok siya sa kumbento upang maging madre at siya'y nagtuturo ng katesismo doon po sa Loreto, sa Calcutta, India. At masaya na siya sa kanyang buhay sa pagtuturo, sa pagkakatekismo. Ngunit tinawag siya ng Diyos sa isa pang bukasyon, sa isa pang uri ng apostolado. Sapagkat may tinig na nagsasabi sa kanya, leave everything and follow Christ. Kaya nga noong September 10, 1946, siya'y nagbibiyahe sakay siya ng tren doon po sa lugar ng pangalan ng bayan ay Darjeeling upang dumalo ng isang retreat o retiro, spiritual retreat. At doon niya naranasan ang pagtawag ng Panginoong Jesus. At ang tawag sa kanya ay, iwan mo ang kumbento, tumulong ka sa mga mahihirap. Iyon ang tawag sa kanya. Kaya nga, tinugon niya ang tawag ng Panginoon. At nung una, hindi naging madali para sa kanya, hindi naging maayos ang kanyang buhay. At sabi niya sa kanyang sarili, ito ang lesson na aking natutunan. At ang sabi niya, the poverty of the poor must be so hard for them. Mahirap ang maging mahirap. Totoo naman. Kaya nga, lakad siya ng lakad. No? Hanggang sa sumakit na ang kanyang likod, sumakit na ang kanyang mga binti. At naroon sa kanyang tinig. So, bumalik ka na sa kumbento. Doon maigi ang iyong buhay. Pero tuloy lang siya ng paglakad upang sundin ang pagtawag ng Panginoon. At hanggang sa nabuo na nga niya ang kongregasyon ng isa pang mga madre, no? Sisters of Charity. At doon siya nakilala bilang si Mother Teresa. And the rest was history. So ano nga ba ang kahulugan ng pagsunod sa Panginoon, mga minamahal na kapatid? Hindi naman ibig sabihin, ipagbili mo ang iyong kayamanan bagamat binabanggit yun sa Ebanghelyo at ipamahagi sa mga mahihirap. Hindi naman sinabi, iwanan mo ang iyong trabaho, kawawa ang iyong pamilya pag iniwan mo ang trabaho, kawawa yung mga umaasa sa iyo. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Mag-resign ka na sa mga trabaho mo at pumunta ka sa India, tumulong ka sa mahihirap, o dito na lamang sa atin. Hanapin mo, galugarin mo ang buong Tayabas, buong Lucena, hagilapin mo ang mga mahihirap. O huwag ka nang magtuloy sa pag-aaral, mag-apostolate ka na lang palagi. Hindi. Ito lang po ang tawag sa atin ng Panginoon. Atin pong iwaksi, no? Halimbawa, ang isang malaking hamon
ang paninirampuri, ang pagchichismis, chismisan. Or to put it in a positive note, speak well of others. Kung wala ka rin lang naman sasabihing maganda sa iyong kapwa, itikom mo na lang ang iyong bibig. St. James, sa kanya pong aklat, "With the tongue, we bless the Lord and Father, and with it, we cruise men who are made in the likeness of God." Kaya nga po, yun ang paalala po sa aklat ni St. James. At sa Ebanghelyo, sinasabi, "Do unto others as you would have them do unto you." Gawin mo sa iyong kapwa ang nais nilang gawin nila sa inyo. Kasi kapag nagsalita tayo ng hindi maganda sa kapwa, parang gusto mo lang iangat ang iyong sarili at masarap ito sa pakiramdam. Magmumukha kang malinis, mukha kang walang nagawang masama. Pero we hide ourselves like in the face mask. Nagtatago tayo sa maskara. Mas madali ang ituro ang pagkakamali ng iba kaysa pagkakamali mo. Ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, iwanan mo ang paninirampuri, ang pagchichismis. So una, magpigil tayo ng ating sarili. Manahimik kung wala rin lang hindi magandang sasabihin. At mangusap tayo katulad ng sa pangungusap ni Hesus. At dito po tayo tunay na makatatagpo ng kaligayahan. Tunay tayong magiging malaya sa kasalanan at pagiging makasarili. Amen.